Okay guys, nandito tayo ngayon with Argee. Sana sinabi mo. And Rome. So parang pinag-uusapan na natin ngayon details ano yung gagawin natin sa kotse ni Argee. Pero hindi namin sinabi sa inyo ano pa yung before nito pinag-uusapan namin. More on, i-run through lang namin ano yung gagawin namin sa kotse ni Argee. Because ang ginawa ni Argee na layout ngayon, hindi siya yung talagang pang-konting tao sa kanya. We still maximize all the seats because sa banda. Yeah, bro, gaano ba kailangan mo yung upuan? Bakit hindi mo binago? Well, kung ako kasi papiliin, dapat lagyan na ng maraming lazy boy, tas may toilet. Yeah. Pero kasi sa may banda kami, tas may crew. So, mas importante sa akin na lahat na lang kami comfy. Yeah. So, I give importance sa number of seating na kami. Importante talaga comfy. Comfy kami lahat sa biyahe. Well, ang galing, diba? So, at least yung van ni Argee talagang pang banda. Pwede na siyang pang banda, pati yung mga girlfriends and partners, pwedeng lahat sila nandoon. Ngayon, meron kaming special na kaibigan. Hindi ko makikilala si Argee kung wala si Macbeth. So, ito si Rome from Macbeth. So, ginagawa namin yung collab between Argee and Macbeth yung van niya. So, guys, abangan nyo yung gagawin namin. And I'm sure sa mga may H350 rin na gusto ninyong same seating capacity or nadagdagan pa ng isa, I think magugustuhan niyo to. So guys, abangan niyo kami and thank you. Ay, may sabihin ko, Rome? Hindi, okay lang. Hindi, okay lang. Kung kailangan niyo ng Macbeth, ito ang hahanapin niyo. Okay? See you! PS4 question, saka karaoke, oh. Damn! Hi guys! Welcome to Atoy Customs YouTube channel. So guys, today, ipapakita natin ang van ni I Belong to the Zoo. So ngayon, kasama natin ang buong banda. Kulang lang sila na isa. Kasama natin si Argee, si O, si Simon, and si Lee. So, nandito ngayon, papakita natin ano ba ang ginawa natin sa vanilla. Unang-una, hindi naman sobrang extravagant. Kung mapansin nyo, walang toilet, walang sofa bed yung ginawa namin kasi hindi yun ang need nila. Ang importante sa kanila ngayon, buong banda nila, makakasakay sa van na to at the same time kasama yung mga mahal nila. So kaya, yung seating capacity hindi namin binago. Pero well, yung bida chair ni Argee nandito. Ano ba nagagawa ng bida chair na to? Itong bida chair na to, pwede siyang komportable yung nakaharap ka lang or kung gusto mong mag-meeting kayo bago bumaba ng gate, mag-uusap muna kayo, ito yung mga pwede mong gawin. Iikutin mo muna siya. So yan, pag inikot mo na, pwede na kayo mag-meeting. So, same with this, pag inikot mo, pwede kayo mag-usap-usap na, baga, si mga iiwasan nyo, ano dapat yung gawin, o hindi lahat. Nandito na. So, ngayon din, meron silang mga overhead cabinet. Yung overhead cabinet na yan, may kanya-kanya na silang lagayan ng chichirya or anything na kailangan nila paghandaan. So, itong van na to is requested by Argee. So, Argee, ikaw magbigay ng insight. Ano ba yung plan? Itong van na to, paano ba nabuo to? At saka bakit ito ang layout na pinili mo? Siyempre, ang pinigyan ko ng importance yung lahat ng crew, lahat ng banda. Na kasi pag bumabiyahe kami, the stock chairs of the HD50 are not that comfortable.
So mas pumili kami ng comfier seats, lalo na itong headrest na to. Na feeling ko makaka-food kami kagad. So, tsaka syempre, may logo ng Macbeth dahil tinulungan nila kami for this project, kami nila Atoy. So, thank you Macbeth. Yun. So, tapos guys, kung mapansin mo, itong upuan na to, ang original ng H350 ay hanggang dito lang. So, pinahaba namin about 4 inches para kung babiyahe ka mag-slouch ka, pwede. So, kunyari wala masyadong biyahe, si Argee pwede siya nakupo doon, nakaangat yung paa niya, or parang semi-bed, pwede niya gamitin. Hindi, pwede kang upo doon, tapos patong mo yung paa mo. Para ano lang, para... So, sala mode yan, yung sala mode na pwede gawin ni Argee, or tulog mode, pwede gamitin yan. Tapos guys, itong ginawa namin, yung likod niya, perfect pa rin sa lagay ng mga maleta. So, sinukat namin talaga is yung maleta na dapat magkasya pa rin doon sa likod. At saka yung seating niya, eksakto pag ang height mo is at least 5'10", yung leg room mo, saktong-sakto pa. So, even na naka-recline yung mga upuan na yan, mukha lang siyang masikip, pero pag inupuan mo, sakto lang rin yung sa tuhod mo. Tapos guys, yung flooring ko, napansin mo, pinalitan rin namin yung flooring, para just in case, nasa gig sila, may natapon, or biglang whatever, nagkalat, wash and wipe lang. Wala na masyadong ano, kailangan na maintenance. Unlike pag yung carpet, ang hirap ano yun. Tapos naglagay rin kami ng outlet na 220 volts outlet para sa mga cellphone or laptop habang buwabiyahe. Meron kayong saksakan. Tapos, ito pa, isa sa mga importante na ginawa namin ay yung harap yung sound system nila. Pero, for the sound system, gusto ko munang pasalamatan yung sponsor namin, si Mickey Auto Sound, ang nag-setup ng boom setup nito, si Pioneer. Binigyan kami ng head unit na Pioneer. Nung nalaman nilang I belong to the zoo ang ginagawa kong van, parang they voluntarily told me na kung pwede ba nilang sponsoran. So, thank you Pioneer, thank you Mickey. At the same time, yung speakers na nakakabit dito is the high-end speaker ng Morel. So, we only use two brands in our customization, Focal and Morel. Pero ito nakakabit kayo is the Morel speaker with the Morel subwoofer. So, nasa ilalim. So, guys, I hope na gusto nyo itong namin. Brothers, meron ba kayong gustong sabihin or ano? I-plug or anything? Sobrang ganda. Excited namin lang kumiyahe. Sobrang comfy namin. Sobrang excited lang namin. Yeah. Ay, Adli, sige. Okay, ito, hindi ko na kailangan ng una. Nandito na eh. Oo nga eh. Si Sam. Actually, na-excite ako sa ano eh. Sa PS4. Nakakalagay. Doon. Okay guys, itong ginawa natin ngayon, itong center console ito, talagang kinustomize natin para kay Argee. Kasi nung last minute, sabi ni Argee lalagyan niya ng PS4. Sabi ko, saan natin lalagay? Wala siyang yung center console na mahaba. So nag-create kami ng panibagong center console para lang malagay namin tong PS4 niya. Tapos yung PS4 niya, nilagyan namin ng butas sa gilid para may vent. Kasi pag ginamit mo ng matagal yan, yung init eh. So we also suggest, pag gagamitin itong PS4, dapat nakabukas yan para yung init medyo ano. Itong karaoke, walang problema. Itong karaoke, anytime yan. Tapos lahat ng gamit na di nakatago. So sa PS4, yung mic, lahat, everything. Meron kang parang storage na pwede mo ilagay na pwede mong bagay naka-soft close din. So guys, we would like to thank syempre sila Argee na bigyan niya tayo ng konting time para dito sa may pakita natin yung vanila sa channel natin. At the same time, we'd like to thank Macbeth, sila Rom, sila Jeff. So sila yung mga team na nagbuo nito, and of course, baga without Macbeth, hindi rin magiging possible tong project na to. So Macbeth, thank you. Ako na lang, walang shirt. Wala lang. Macbeth, we want you inside us. So, guys, thank you for watching this video and
if you're interested with this setup, sa mga may H350 na gusto yung setup na simple lang na ganyan, please call our office at 3411-5858 at saka 3414-1068 or isubscribe na lang yung YouTube channel namin. Diba? Para makita nyo rin gano'ng kaganda itong mga ibang ginagawa natin or para makita nyo pa ibang videos namin. So guys, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God bless. Okay guys, kung nagustuhan nyo ang video namin, marami pa kaming video na pwede nyo panoorin. Just click the subscribe button, makikita nyo sobrang ibang videos namin, iba-ibang pagkagawa namin or iba-ibang customization na ginawa namin sa mga sasakyan. Please share, like, and subscribe. Yun lang. Thank you guys. Always remember, Jesus loves you and God bless.